sapat sa iyo. TCRH. Proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil ang pangako ay ibigay ang tamang balita, dahil ang panata ay ibigay ang tamang serbisyo. MBC, ang Manila Broadcasting Company, ang Asia's largest media network. Halos 300 radio stations sa bansa sa pangunguna ng DZRH Nationwide, DZRH News FM, DZRH Digital News, Action Radio Network, Love Radio Network, Yes FM Network, Easy Rock Network, at Radyo Natin Network. Bawat isa ay nakatutok sa paglilingkod. Ito ang pinakamalawak na balitaan ng Pilipino. Sila ang mga naglilingkod sa pagbabalita. MBC Network News. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. MBC Network News. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:00. Bungangerang misis, paano masusolusyunan? Alamin. Usapang dapat alam ng mga lalaki, pero mas dapat alam ng mga babae. DZRH, usapang lalaki. Bungangera ba ang misis mo? Pwedeng ganun lang talaga ang ugali niya, pero mas madalas, aminin mo, may dahilan. Kaya naman, para masolusyunan, alamin muna bakit nga ba nagiging bungangera si misis sa'yo. Hindi lang ikaw ang lulutas nito. Kailangan parehas kayo na pag-usapan at ayusin kung ano nga ba ang problema. Bilang lalaki, i-address ang reklamo ni misis na merong pasensya. Huwag sabayan ang init ng ulo niya. Mauuwi lang yan sa mas mabungangang usapan. Kung maraming issue si misis sa'yo, isa-isahin at unahin kung ano ang priority na masusolusyunan. Aminin ang iyong pagkakamali, humingi ng tawad kung kinakailangan. At kapag napag-usapan nyo na ang mga bagay na palagi niyang ikinagagalit, huwag mo nang uulitin kung ayaw mo ring maulit ang pagiging bungangera niya. Mahalaga rin maging honest ka kay misis na nasasaktan o napapahiya ka na sa kakabunganga niya sa'yo. Turuan mo siyang maging mahinahon, tiyak na lambing lang at mabuting usapan ang katapat niyan. Effective plant-based diet na pwedeng subukan after holiday season, alamin! Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. R.H. Oras alas 9:04 ng gabi. Running stories, then you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH, TNT Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. TNT Tomorrow's News Tonight. Malalaman na tonight with Ray Sibayan. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong Tomorrow's News Tonight, TNT Newscast. Ngayon po gabi ito, mga kaibigan, ng Miyerkules. Ngayon po ay February 24, 2021. Sa ating pong headlines, kumunay mis-encounter ng PIDEA at PNP, sumiklab sa Ever Commonwealth Avenue sa Quezon City, mga motorista na sindak. Sinovac vaccine ng China, lalapag sa Pilipinas ngayong Linggo o sa Marso, Pangulong Duterte mismo ang sasalubong. Kondisyon sa Emergency Use Authorization ng Sinovac vaccine, ipinagtaka ng Malacanang. Hepe naman ng Food and Drug Administration, ipinatawag ni Pangulong Duterte. Pagpapaturok ng Sinopharm vaccine ni dating Special Envoy to China, Montulfo, imbestigahan, kolumnista, handang makulong. Alok naman ng Labor Department sa UK, Germany na nurses kapalit po ng COVID vaccines. Wala daw humbasbas ni Pangulong Duterte, pero hakbang welcome naman sa palasyo.
WHO nag-warning sa rekomendasyong alisin ang swab test requirement sa mga biyahero sa Pilipinas. Ilang kabahayan naman sa 55 barangay sa Pasay inilagay sa Enhanced Localized Community Quarantine na Bota City Hall lockdown din. Supply ng baboy para dapat sa Metro Manila, ibinuking na ibang lugar umano ang nakikinabang. Ganon. Cebu Government binigyan ultimatum sa pagkontrol ng COVID transmission, ECQ pinangangambahan. PhilArm sa California, pinindaw ng pulis, patay. Isa pang suspendidong pulis Maynila, kinidnap. TNT Global News, COVID-19 vaccine clinical trial enrollment ng Novavax sa US at Mexico na kumpleto na, 30,000 kalahok sumalang. TNT, tomorrow's news tonight. Ano pong mga lingko sa pagbabalita, sina Ray Simayan? Parts ng Bayan, Austin Magsi. TNT, tomorrow's news tonight. Nabulabog, nasindak ang mga motorista sa nangyari hong mahaba-habang barilan sa bahagi ng Ever Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pasado na 6 ngayong gabi nang marinig po ang sunod-sunod na putok ng baril sa naturang lugar na isinara pa sa daloy ng trapiko dahil naman sa matinding tensyon. Ayon po kay Val Gonzales sa kanyang report, batay sa isang source, mis-encounter daw po ang nangyari sa panig ho na matauhan ng PNP at PDEA dahil sa kawalan ng operational coordination. Hindi pa alam kung may mga nasaktan o namatay sa mis-encounter ng motoridad habang isang sakyan naman ng umano'y tinamaan ng bala na sa lugar pa rin po. Si RH5 Val Gonzales, ating alamin ang update mula kay Val. Val, kumusta na dyan? Ray, naipit pa rin kami dito sa napakatinding daloy ng trapiko. Ito hindi na bumper to bumper, kundi halos isang malaking parking area na ng napakaraming mga sasakyan na galing ng EDSA Quezon City patungo ng Fairview. Sa mga oras na ito, ang binabanggit ko, Ray, ay itong eastbound lane ng Commonwealth Avenue. Kung galing ng kung ikaw ay galing ng galing Circle, Circle, oh, eh ito yung patungo ng Fairview Quezon City. Yung kaninang isang sasakyan mula sa scene of the crime operatives o SOCO mula sa Quezon City Police District Station 10 sa EDSA Camarines ay nakalusot ng mabilis dito sa lugar. Hindi lang namin nabuntutan, pero ang resulta, bumper to bumper at mas marami pa yung pagkakataong nakatigil ang mga sasakyan kesa yung gumugulong itong mga sasakyan sa mga oras na ito. So sa mga late tuners natin, Val, paano nagsimula yung barilan na yan at sinasabing mis-encounter? Walang koordinasyon? Dakong alas 6 ng, o bago mag-alas 6 ng gabi kanina, nang sumiklab ba ang inkwentro sa pagitan ng dalawang law enforcement agency na ang initially ang binabanggit ay nagkaroon ng bypass operation itong mga tauhan ng District Special Operations Unit o itong DSOU ng QCPD at mukhang hindi batid na yung kanilang katransaksyon o yung kanilang ino-operate ay sila rin ay ino-operate. Yan yung kung titingnan mo yung kabuuan, Ray, mukhang ganun na yung lumalabas, pero hanggang sa ngayon ay wala pang isang opisyal na nagkukumpirma na ito nga ay ngay ganun na ang binabanggit. PDEA nagkaroon ng anti-illegal drugs operations, ganun din itong District Special Operations Unit ng QCPD. At kalaunan yung palang nag-ooperate ay kapwa mga tauhan ng law enforcement agency, at ito ay ang PDEA na lead agency sa paglaban sa illegal na droga, at ang District Special Operations Unit, isa sa elite force ng Quezon City Police District Ray. Sandali, sa mga picture, Val, bakit nakadapa yung mga PDEA? Eh dahil sila nga yung nakainkwentro ng mga tauhan ng Quezon City Police District, at hindi lamang mga PDEA din na yung makikitang kumakalat sa social media na nakadapa.
kundi mga tauhan din ng Quezon City Police. Okay. Oo, so may responding ibang mga police doon sa Barilan. Ang itsura kasi Ray kapag ganyang mga operasyon, ang pumupuesto doon sa may pinakaunahan yung frontliner mismo, yung lagi nating tinatawag na pusur buyer o yung police na umaktong bibili no. Illegal na droga. Okay, so tignan ng PIDEA. Ito yung PIDEA agent na umaktong pusur buyer o siya mismo yung bibili ng droga. Walang mga uniform yan, Ray. Pero sa paligid ng lugar kung saan isasagawa yung isang lihit mong operasyon ay nandun yung mga uniformadong tauhan ng isang law enforcement agency, PIDEA o itong Philippine National Police. At kapag ka nagkaroon na ng putukan sa kalamang lalabas, Ray, yung mga armado at mga uniformadong mga tauhan, lihiti mong mga tauhan na ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng Philippine National Police. So I assume, Ray, na doon mismo sa lugar kung saan nangyayari yung Baybas operation ay wala ka namang makikitang mga uniformadong mga tauhan. Wala. Mahahalata ka naman nung ino-operate mo kung ikaw ay uniformado. Ayun. Nagkabulagaan. Eh, yun ang lumalabas, pero ulitin ko lang, Ray, wala pang confirmation yan na nanggagaling sa PNP official ng magkabilang panig. Pero kung titingnan mo, missing counter na malinaw itong nangyaring ito sa pagitan ng PIDEA at mga tauhan. Parang ano lang, no? Parang pelikula lang, ano ha? Pero hindi ba sila nung magkatunugan na pareho palang otoridad, hindi ba sila nagkalabasan naman lang, ay, PIDEA kami, okay. DSOU kami. Nagkasenyasan man lang. Sumasama rin ako sa kanyang mga operasyon, Ray. Kapag nakarinig na ng putok, Ray, ay walang ibang gagawin doon sa mga naka-standby o nakapalibot doon sa perimeter, doon sa area kung saan may sinasagawang lehitimong anti-illegal drugs operation o kung ano mang operasyon, kundi ang magpapatok na rin dahil sa kanilang pakiwari, ang lumalaban sa kanila ay yung mga kriminal na kanilang umabot sa putukan, ano ha? Well, merong na dito sa ulat dito, merong isang sasakyan tinamaan ng bala. Ito ba isasakyan ng civilian PIDEA o PNP o civilian? Mukhang civilian yung isa dahil may binabanggit kanina yung isang opisyal ng lokal na pamahalaan na sila yung nagmamando ng dalit ng trapiko rito. Eh mukhang yan yung unang tinamaan, pero mukhang wala namang patay dyan na civilian na Austin at Ray. Okay. Ayan, so lumalabas, ilan yung mga sugatan na Val? Wala pang ganyang mga impormasyon, Ray. Pero may mga allegedly 20 agents ang sinasabing sugatan. So wala pa. Hindi pa natin makukumpirma yan dahil yung binabanggit mo kanina na mga nakadapa, kung titingnan mo, ay meron ding mga sugatan dyan. Meron ding sugatan. At kanilang likuran ay mga uniform yan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mm-hmm. Kung gusto lang sana ninyong makita itong larawan nitong kahabaan ng Commonwealth Avenue, ay kung ipapasok lang ninyo itong ipasok natin para makita natin. Ayun na. Sige, yung real time na sitwasyon ngayon. Dahil ito yung larawan, kanina pa tumatawag ang ating pilot at kameraman. Okay lang. Hahabol yan, huwag kang mag-alala, makikita natin yan. Ganyan, kalupit ang natatraffic, nababalam ng mga sasakyan dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue. So, pero pangakong nakikita rito sa aming kanan, kung maabot lang sana ng ating kamera, kung pumasok na yung live feed nating maipapakita yung mga naglalakad ng mga nakasakay ng mga pampublikong sasakyan dahil sa kanilang pakiwari doon sa mahigit isang oras na nilang pagkakabala o pagkakatraffic dito sa lugar na ito, ay mas mabuting, mas iniisip nilang mas makabubuti kung sila ay maglakad na lamang. May mga naglalakad na dito sa lugar na ito, bagamat pausad-usad, mas marami pa yung beses na tumitigil yung sasakyan kumpara dun sa ito ay
bumibiyahe o umaandar. Yan yung sitwasyon sa mga oras na ito. Pero initially, kanina may kausap akong isang rank and file employee ng Quezon City Police District. Eh, nandun din siya dun sa area. No. At kanyang binabanggit, nandun na si Chief PNP. Itong si PNP Chief Divolcinas. At maging ang NCRPO Director, maging yung Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency na si DG Wilkins Villanueva. E nandun na rin sa lugar. So ilang metro pa layo mo, Val? Ay hindi pa sila naglalabas ng opisyal na impormasyon kung ilan ang sugatan, kung ilan yung tinamaan, kung ilan yung napatay, kung meron man. Pero ang malinaw, kanina, ay nung huli akong magkaputukan kanina, ay isang sasakyan ng Soko, isang sasakyan ng Team Operatives, yung kasabay naming bumabaybay dito sa matraffic na ito na bahagi ng Commonwealth Avenue. Ito Val, nakikita na kayo sa Orange TV yung real-time na sitwasyon dyan sa Commonwealth. Zoom ka, parang Superman, zoom! Nga pala Val, may impormasyon ba tayo kaugnay naman doon sa mga shoppers sa Ever? Isinara ba yung mall? Anong sitwasyon ngayon doon? Doon sa statement, official statement na ilabas, na inilabas kanina ng Ever Gutesco Mall, ay kanilang binabanggit na ipaubayan na nila ang investigasyon sa mga tauhan. Hayaan nilang magtrabaho mga tauhan ng Philippine National Police sa insidenteng ito. At kanilang binabanggit na secured yung mga nandun sa loob mismo ng Ever Gutesco dahil tiniyak nilang walang ibang makapapasok na armadong kalalakihan doon sa mga entrance at exit areas o exit doors ng exit gate nitong Ever Gutesco Mall. So napayapa yung mga kababayan natin na yung kanilang pamilya ay alam nilang nandun mismo at nagsashopping sa loob ng Ever Gutesco. Napayapa yung kanilang kalooban na maglabas ng official statement ang Ever Gutesco Mall. Pero sandali, Val, yung bypass operation, yung na may poster buyer, sa loob mismo ng mall ginawa? Ang binabanggit rin ng unang mga nakasaksi sa insidente, eh nangyari ito doon sa isang fast food chain, McDonald's. Sa isang fast food chain, sa labas ng fast food chain, doon na nagkaroon ng palitan ng putok. Hanggang sa magkatakbuhan, lumawak yung area, pumunta rin sa may gasolinahan na nasa kabilang bahagi lamang nung daan, yung kanto na papasok sa isang malaking so ilang mga malalaking subdivision dito sa area na ito, hanggang sa mas lalo pang kumalat nung magputukan na nang maglabasan na ng armas yung pagkabilang panig, hanggang sa tumigil na ng tuluyan ang dali ng sasakyan dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. At doon na nga makikita yung malulupit na eksena na inilalabas ng mga netizens na nakasaksi mismo sa nangyayaring palitan ng putok rin. Pero Val, dahil sa nandiyan naman kayo sa Commonwealth area, may manakita ka bang mga ambulansya na dumaan? Sa ngayon, ang isa lamang na nakita ko, Ray, ay yung pagpasok, pagdaan dito ng sasakyan ng Soko. Sasakyan ng wala na ambulansya. Walang ambulansya. Pero nagbukas ng zipper lane kanina ang Metropolitan Manila Development Authority at maging itong mga tauhan ng Department of Public Order and Safety, yung local traffic enforcer ng Quezon City LGU. At para maibsansana yung nararanasang malupit na daloy ng trapiko dito sa east bound lane o yung patungo ng Fairview na bahagi nitong Commonwealth Avenue. Pero ngayon pasado alas 9 na ng gabi, pero hindi ganun kalaki yung naibsan. Hindi ganun kalaking nabawas dun sa volume ng mga sasakyan na dapat ay nakauwi na sa kanilang bahay. Pero inabot na ng ganitong oras ay nandito pa rin sa gitna ng daan, Ray. Ayan, rush hour hanggang ngayon, ha? Grabe pala dyan, ha? Nakko. Correct, oo. So abangan namin, Val, kung ano pa magiging kaganapan dyan, update dun sa nangyaring yan.
Pero binabanggit nga marami raw mga sugatan dun sa palitan ng putok na yan. And I assume yung mga baril na ginamit, mga high-powered firearms, ano ha? Yes, correct, no. Ray. Meron ng... May mga M16 o kaya M15, ha? Merong isang netizen na Ray na nakalapit mismo. Hindi naman ganun kalapit pero nakakuha siya. Ng isang ng eksena kung saan nagpuputo, nagpapalitan ng putok. Mm-hmm. Animo'y pagsalubong ng bagong taon. Nakupo. Yung pinakawalang dami ng pala mula sa mga high-powered firearms na bit-bit ng magkabilang panig na kapwa law enforcement agency. Val, meron ba tayong ano? Meron ba tayong expected time na sinabi ng PNP din na bibigay siya ng official statement? Yes, oo. Anytime tonight. Walang ganun, pero doon sa mga Viber group pa na ang nagbibigay ng mga impormasyon, nagpapalitan ng mga impormasyon ay ilang mga opisyal na gustong magsalita. Mm-hmm. Ang binabanggit ang magbibigay na raw ng si PNP chief. Ay hindi na ang Quezon City Police District, mm-hmm, hindi na ang Philippine Drug Enforcement Agency, mm-hmm, pero ang kampo krami na. Pero tayo ay umaasa pa rin na ngayong gabi ay maglalabas ng statement dahil mahaba-habang investigasyon pa ito. Abangan mo yan, Val. Dahil doon sa dami ng pinakawalang tingga, pinakawalang pala dito sa mission counter na ito, ay mukhang magtatagal pa ang isa sa gawang investigasyon. Abay, yung palang elemento ng Quezon City Police DSOU ay pinangunahan ni Police Major Sandy Caparoso. Ha? Yan yun yung hepe ng District Special Operations Unit, mm-hmm, na base dun sa kanyang record ay napakasipag dahil kamakailan lamang isang madaling araw nung araw ng Lunes yata yun, kundi ako nagkakamali, ay apat na mga kriminal yung tumimpuang at isa dun sa lead division ng Quezon City Police District na nanguna sa operasyon ay ang District Special Operations Unit na pinamumunuan nitong si Police Major Sandy Caparoso. Tapos nandiyan din pala, no, Val, no, yung sa side ng PDEA, ito'y sa pamuna naman ni Lieutenant Colonel Romulus Gadauni with Police Major Francisco Lucena IV. Ha? Nako. So, malaman natin kung ano magiging statement dito ng mismong hierarchy ng Philippine National Police. Si Colonel Romulus Gadauni ay official ng Quezon City Police District. Right? Okay. Sa Quezon City Police yun. Official siya ng Quezon City Police District. Okay. Na lipat-lipat na lang siya, pero siya ay isang official. Happy siya. Mukhang sila yata rumesponde sa putukan eh. Correct. Dahil mantakin mo yun. Dati siya ng Fairview, pero nagkapalitan. Pero dahil sa... siya kasi dati yung hepe ng Station 6 Ray, mm-hmm, si Police Lieutenant Colonel Romulus Gadauni. Siya yung hepe ng Batasan Police Station. Malapit lang dyan. Malapit lamang dito sa area ito kung saan nangyari yung mukhang malapit-lapit ka na, Val. Nakikita na akong mga karatula dyan ng ano, fast food. Kami ng piloto nating si Eric Mendoza Jr. ay nandito na ngayon sa may kanto ng Tandang Sora at itong malapit doon sa may Katipunan na Avenue. Naku, malayo-layo pa yan. Malayo pa yan. Malayo-layo pa ito. Ganong kalupit yung grabe. Yung traffic, halos hindi umuusad eh. Mukhang 1 kph lang yung usad eh. 1 to 5 kph. Wala pa. Mas mabilis pa yata ang pagong dyan eh. Talagang ito yung literal na usad na pagong sa trapiko dito sa area ito dahil mas mabilis pa o mas madalas pa yung pagtigil ng sasakyan, mm-hmm, kesa yung tanyag pag-usad. Sige, balikan ka uli namin dyan, Bala. Kami magkakawa pa ng follow-up report kaugnay dito sa isang insidente na sinisigurado kong mayroong gugulong na ulo dahil
talagang malaking kanilang syempre pananagutan kung bakit nangyari ang ganitong mis-encounter. Right. Val Gonzalez nagulat para sa TCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, RH5 Val Gonzalez. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ibang balita ho tayo, panibagong 1,557 o 1,557 na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong araw. Dahil ito dahil dito ay pumalo na nga sa 566,420 ang COVID-19 cases sa bansa, kung saan 30,970 ang aktibong kaso ay mga pasyenteng hindi pa gumagaling sa coronavirus. Sa active cases na may potential pang makapanghawa, 94.3% ang mild at asymptomatic cases, habang 2.5% naman ang critical. Umangat naman sa 523,321 ang total recoveries matapos gumaling ang 392 na pasyente, pero may 22 ho tayong mga kababayang namatay, kaya ang COVID-19 death toll ay naitala na sa 12,129. RTNT Tomorrow's News Tonight. RTNT. Samantala naman, handa na raw pong i-deliver sa Pilipinas ang unang batch ng Sinovac COVID vaccines mula China. Ang book ay Helen Yang, General Manager ng Sinovac BioNTech, isinasabinal na ang huling mga dokumento sa Bureau of Customs para daw may takda na ang petsa at oras ng paglipad ng mga bakuna papasok sa Pilipinas. Inaasahan pong darating ang donasyon na 600,000 Sinovac vaccines ngayong Linggo o sa Marso. Kahapon sana ang delivery ng bakuna, pero naudlot na naman sa noong Lunes lang ito lumusot sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Actually, we're working very hard with our Philippines counterpart to prepare for the delivery. The product is already been prepared, so we just need to finalizing the procedures with the custom, and then we can fix the date of the flight. We will try our best to see whether we can deliver the products in this week or next week. Si Helen Yang, GM ng Sinovac BioNTech. Gusto namang masaksihan ni Pangulong Duterte ang pagdating ng Sinovac vaccines mula sa China. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ito ay bilang pagpapakita ng pasasalamat sa China na agad anyang tumulong sa Pilipinas sa gitna ng pandemya. Sinabi pa ni Roque na nasa nature na ng mga Pinoy ang tumanaw ng utang na loob sa individual, grupo o bansa man na tumutulong nga sa Philippine government. Well, unang-una po, talagang sinabi ni Presidente na nais niyang salubungin yung pagdating ng Sinovac. Alam mo, Pilipino tayo, tumatanaw tayo ng utang na loob. Sa ating panahon ng pangangailangan, talaga naman yung kaibigan nating China ang nagpadala ng unang bakuna sa atin. So, hindi mo matatanggal sa Pilipino na tumanaw ng utang na loob, no? Ang akin lang, kailangan magpasalamat. Nakita nyo naman, ginawa natin ang lahat para makuha yung gusto ng nakakarami, lalo na yung gustong brand ng mga oposisyon. Pero talagang sa huli, kapag sa nagkaroon na ng kagipitan, mga kaibigan lang talaga natin maasahan na magbigay ng kinakailangan natin. Ayon ho ang tinig ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Samantala, pinatawag naman ni Paulong Duterte si FDA Director General Eric Domingo matapos irekomendang huwag iturok sa healthcare workers ang Sinovac vaccine na gawa ho ng China. Ayon po kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, nagtataka raw po ang Pangulo sa inilagay na kulatilya ng FDA sa EUA o yung pong Emergency Use Authorization ng Sinovac, lalo't itinurok naman sa health workers ng Indonesia ang naturang bakuna. Kinwestiyon din umano ng Pangulo ang selective population para sa Chinese vaccine dahil sa approved naman sa WHO ang 50.4% na efficacy rate nito sa medical frontliners. At pinatawag po talaga si Secretary Domingo nung huling cabinet meeting. Pinapunta po si Secretary Domingo at naiparating ni Presidente yung kanyang pagtataka kung bakit may ganitong kulatilya, no? Rinirespeto po ng Presidente ang opinion ng mga experts, kaya let the kulatilya remain.
Pero mga tanong nga lang po, kung ang WHO mismo nagsabi 50% is the threshold, at ang tanong niya, bakit kinakailangan magkulatilya kung ang WHO mismo nagsabi 50% efficacy is acceptable? Ang pangalawa pa po is, tinanong kasi ni Presidente, yung sa Indonesia ba at ibang mga bansa na gumagamit na ng Sinovac, ginamitan ba nila ang kanilang mga health workers? Ang sabi ni Dr. Domingo, hindi po niya alam. Pero since then po, nalaman namin na ginagamit din po sa mga healthcare workers ang Sinovac sa Indonesia. Iyan po ang tinig mga kaibigan ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. At sa kaugnay na balita, nilinaw agad ng FDA, particular na ho ni FDA Director General Eric Domingo, na hindi bawal sa health workers ang bakuna ng Sinovac. Sabi ni Domingo, inabisuhan lang nila ang gobyerno na desisyonan kung dapat ba itong iturok sa health workers kahit hindi gaanong mataas ang efficacy rate. Pero sabi ni Domingo, kung papayag ang healthcare workers na turukan sila ng Sinovac vaccine na meron lamang na 50.4% na efficacy rate, ay maaari silang bakunahan. Hindi po natin sinasabing bawal, no? Hindi po siya contraindication. Ang sinasabi po natin, ang recommendation natin is that maybe tingnan po ng pamahalaan kung ibibigay din nila siya sa healthcare workers, lalo na yung mga nagtitreat ng mga patients with COVID-19, knowing that the efficacy rate is a little lower in this group. So hindi po siya bawal. Actually, kung ang healthcare worker gusto na po niyang tanggapin ito, maaari po yun. Lumitaw nga ako sa pag-aaral sa bansang Brazil na mababa ang efficacy rate ng bakuna ng Sinovac para sa health workers, particular na sa mga gumagamot ng COVID patients kumpara naman sa hindi parating na-expose sa naturang virus. RTNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, imbestigahan naman ng Food and Drug Administration, FDA, si Special Envoy to China at kolumnistang si Mon Tulfo. Ito'y matapos aminin ni Tulfo na siya na po'y nabakunahan ng Sinopharm ng China noong isang taon, kasama naman ng ilang opisyal ng gobyerno, kahit na wala pa itong emergency use authorization sa bansa. Tinagpo ni FDA Director General Eric Domingo, ipasisilip niya sa Regulatory Enforcement Unit ng ahensya ang naturang usapin, lalo't hindi raw maganda na may nagpaturok ng COVID vaccine na hindi naman dumaan sa tamang proseso. We will refer this report to our regulatory enforcement unit para po imbestigahan nila. Yun pong sa PSG, hanggang ngayon po wala pa pong kasagutan, no, yung aming tanong, pati po ang DOH sumulat sa kanila. Pero as of now, wala pa po kaming nakukuha ng informasyon. Iyan po mga kaibigan, si FDA Director General Eric Domingo. Iimbestigahan nga ng Department of Health ang kolumnista at Special Envoy to China, Mon Tulfo, na umaming naturukan na siya ng smuggled Sinopharm COVID vaccine. Sa laging handa press briefing, sinabi naman ni Health USEC Maria Rosario Vergere, isasama si Tulfo sa listahan ng mga iimbestigahan gaya ng Presidential Security Group o PSG. Nagbabala rin ang opisyal sa mga illegal na nagdi-distribute ng COVID vaccine gayong hindi pa nagsisimula ang mass vaccination. Wala, yung mga ganyan, katulad niyan, may lumalabas pa rin na ibang tao na umaamin na nabakunahan sila. Ito po ay makakasama sa investigasyon. All of these things, kapag nakita natin na hindi ayon sa mga batas na meron tayo dito sa ating bansa, will be considered illegal. So kung sino man po yung mga kababayan natin o di kaya ay mga distributors or suppliers na nagbibigay nito mga bakunang wala pa hong emergency use authority, ay magkakaroon ng appropriate investigation, and if there would be violations, magkakasanksyon po. Health USEC, Maria Rosario Verger. RTNT Tomorrow's News Tonight. At dinabumbigyan din mga kaibigan ng public address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, take it away, sir. Kung COVID at saka yung bakuna, ano ba talaga yung sinasabi mo noon na COVID, bakuna lang, okay? We continue to discuss because they will tell you why. Secretary Duque, how do you hit table? Magandang hapon po, Ginoong Pangulo at Senator Bongo, ating pong chairperson ng Senate Committee on Health. Aking po mga kasama sa kabinete at sa interagency task force, sa ating po mga kababayan. Magandang gabi po. Meron pong dalawang parte yung aking pong ulat ngayong gabi. Ito po ang
usual COVID-19 situationer natin. At ang ikalawa po ay magbibigay kami ng updates on the biosurveillance. Can we have the slide presentation, please? Yan. Ito po ang ating key messages ngayon pong linggo. Mula po sa kalagitnaan ng buwan ng Enero, tayo ay nakasaksi ng pagbagal sa pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kaso habang nananatili rin naman na may ibang may ilang lugar na nagpapakita ng pagtaas gaya ng Region 7 and 10 at ilan lungsod sa National Capital Region. Ang pagdaragdag sa bilang ng kaso ay maaaring dulot po ng increased mobility o paggalaw ng mga tao at hindi maiwasang pagtitipon-tipon sa mga ilang lugar. Para naman po sa mga lugar na may naitatalang new variants of COVID-19, ang pagpapaigting ng atin na prevention, detection, isolation and treatment strategies ay ating pong isinusulong, kaya naman sila ay nagpatupad ng localized lockdowns para malimitahan ang galaw ng mga tao at para mas maayos na maisagawa ang response efforts, lalo na ang contact tracing up to the third generation as necessary. Gayun din po, pinalalakas pa ng husto ang ating biosurveillance efforts para matukoy ang iba pang mga areas of concern. Para naman sa healthcare utilization rate or HCUR, ang lahat ng mga rehiyon ay nananatili po sa safe zone. Ang naitalang pinakamataas na